bibili lang tayo ng mura-mura kasi wala tayong pira pa ngayon. Kaya mag-isip muna tayo. Ang una kong gawa nito mga kamigo, umaabot ng 5 years siya nasira. Kahit naputol na siya dito, hindi siya nagkahiwalay kasi ito ang nagdugtong sa tubo. Ang una ko na bali nito, kaya nagawa ko ng bago. Nag-replace tayo mga kamigo para hindi ito masiraan sa loob. Nag-share lang ako sa inyo mga kamigo para may idea naman kayo sa fitting na ng ihi na PVC ang gamit. Gayahin nyo ito mga kamigo sa inyo. Pwede rin yung fitting na PVC gamitan mo ng tubo na deono para matibay kahit mabangil sa bahura, hindi siya madaling masira, hindi siya ma-disalign. Gayahin niyo ito doon sa inyo mga kamigo. Mamaya mga kamigo, abangan niyo kung matapos ang ating ginagawa. Kaya basig mahuntan tayo ng baterya. Lah, gari ko pang day. Pag mahirapan ka dito mga kamigo, pag masyadong mahigpit dito, pwede i-atras mo, bawasan mo ng kunti, at saka lalagyan mo ng used oil, yung ito para hindi ka mahirapan pagpasok doon. Pag ganun, ganun, para hindi ka mahirapan. Kasi ang used oil ay magpapadula sa ating GI pipe. Kaya ang naisip ko mga kamigo, used oil ang inilagay ko para kahit fitting siya dito, hindi tayo mahirapan pag ganun, pag pasok. Dito naman mga kamigo. Hanggang dito. Hanggang dito. Ano?
lang, hindi pa natin dito na i-poxy dito pagkatapos na mapiting doon na ano, i-poxyin mo dito mga kamigo para hindi pasukan ng tubig. At kung medyo maluwag lang na ang ihi dito, magkuha ka ng yung sasiti na plastic, pwede mo ipa-coat dito. Pwede mo rin bahagi ng apoy dito at gaganon mo mga kamigo para medyo masikip dito. Ito na ang ating finished product ng mga kamigo. Piting GI with PVC 5-3 foot. Paki-subscribe mga kamigo sa channel ko kung baguhan pa lang kayo, at i-bindutin mo lang ang notification bell para ma-update kayo sa mga upload ko. Hanggang dito lang mga kamigo, tapos na ang ating piting na piting na yari sa PVC.